Rodrigo Duterte na daydreaming o hanggang pangarap lamang ang panawagan na gawing 20 pesos ang per kilo ng bigas. Sa isang panayam, sinabi ng dating presidente na dapat nang tanggapin ang mga Pilipino na wala nang paraan para maibaba pa sa 20 pesos ang per kilo ng bigas dahil hindi na ito makatotohanan. I don't agree na tayong mga Pilipino susuko po tayo sa pag-asa. Para sa isang dating leader, hindi ako sang-ayon sa sinabi na yan ni Duterte. Kasi ang pag-asa na nga lang ang natitira para sa mga taong wala na pong magandang nangyayari sa kanilang buhay tapos aalisin mo pa ito. Mahirap na nga lang ang buhay ng bawat Pilipino. Aalisin mo pa yung pag-asa na mangarap, di ba? Na maibaba ng kasalukuyang gobyerno ang halaga po ng bigas. Hindi po yan tama para po sa akin. Kasi, anyway, ang bigas naman na 20 piso kada kilo, hindi naman po yan ipinangako ng ating Pangulo. Totoo, na nangangarap si Pangulong Bongbong Marcos, pero bakit mo sasabihin daydreaming? Pwede mo namang sabihin na isang pangarap, dream na lamang, di ba? Isang pangarap ni PBBM na marating ang 20 pesos. Pero ang sinabi niya, daydreaming. Tapos, pinagdidiinan niya pa na dapat daw tumigil na ang mga Pilipino sa paniniwala na yan dahil malabo nang mangyari. Napaka-negatibo, di ba? Ganun ba ang uri ng leader na gusto nyo? Tapos patatakbuhin pa ng mga didishit. Imbis na nagpapahinga na sa retirement, gusto pang patakbuhin sa politika. Ewan ko dito sa mga didishit na ito. Ngayon, ang Pangulo po natin na si PBBM ay naghahangad po para sa ikabubuti ng ating bansa at ng sambayan ng Pilipino. Kung nagnanais siya at nangangarap ng halagang 20 piso kada kilo ng bigas, makatwiran po para sa akin, walang masama sa mangarap. At sabi nga ng boss ko dati, nung nabubuhay pa ito, dapat ang pangarap makatotohanan. At ang 20 pesos na halaga ng bigas, para sa akin, makatotohanan po yan. Mangyayari po yan kung talagang magkakaisa tayong mga Pilipino, higit sa lahat, kung magiging maganda, ang ekonomiya po ng ating bansa, taliwas sa sinasabi nitong si Rodrigo Duterte. Ngayon, itong si Rodrigo Duterte, pinapansin niya ang pangarap ng ating Pangulo, kung siya nga mismo nangarap siya ng isang bansa na wala ng kriminalidad, wala ng droga, wala ng korupsyon, nangyari ba yon? Hindi. Kasi in the first place, yung kanyang sinasabi na pinangako niya, hindi niya naman talaga kayang tuparin. Tapos ngayon, ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman nangako at instead, nangangarap lamang, binabara pa nitong si Duterte. Kaya ewan ko kung anong meron pag-iisip itong dating Pangulong Duterte, ang gulo-gulo ng mga sinasabi. Minsan papanig, minsan hindi. Madalas, naninira pa sa kasalukuyang gobyerno at sa ating Pangulo. Ewan ko, bakit ganito ang pag-iisip nitong si Duterte? Pabago-bago ang mga binibitawang salita, higit sa lahat, hindi consistent sa kanyang mga sinasabi. Kanina lamang tinalakay natin yung kanyang pahayag, particular sa 10 dash line ng mapa ng China. Medyo umagri tayo sa kanyang sinasabi, bagamat questionable ang sincerity natin at kung siya ba ay makatotohanan sa kanyang sinasabi. Tapos mababalitaan ko na lamang sa panonood ko kanina na ganito na nga yung sinabi nitong si Duterte. Ano ba talaga dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kahit kami naguguluhan na sa iyo.